Merong mga bahay na sobrang nakakamangha dahil sa kanilang mga kakaibang katangian. Ito ang ilan sa mga bahay na napakaganda at merong unique na design. Silverfield Villa. Pwedeng irenta ang mansyon na ito gamit ang Airbnb. Matatagpuan ito sa foothills ng mga bundok ng Sierra Nevada. Meron itong 7 kwarto at pwedeng matulog ang 24 na tao dito. Meron siyang elevator para sa 6 floors niya kung sakaling ayaw mong maglakad o gusto mong makarating sa isang floor ng mas mabilis. Dalawa ang swimming pool nito, isang hydrotherapy pool sa loob ng bahay at isang regular na pool sa labas ng bahay. Napakaganda ng arkitektura ng bahay at maraming nagsasabi na para daw itong isang cruise ship sa lupa dahil ino-overlook nito ang syudad. Napakaganda ng mga views pag nasa isa ka sa mga balcony nito. Ang presyo ng bahay na ito ay 200 million pesos. Shire Hollow. Ang arkitektura ng bahay na ito ay na-inspire ng libro at pelikulang Lord of the Rings. Matatagpuan ito sa Provo, Utah at ang sukat nito ay 2,136 square meters. Napakaganda ng disenyo ng bahay. Lord of the Rings talaga ang tema. Ang exterior nito ay kinumutan ng magagandang mga bato na tinibag sa yuta at tinambalan pa ito ng mga old barn wood planks at large beams. Isa itong mountain home na ang disenyo ay rustic. Ang interior naman ito ay merong modern design. Napakaganda ng bahay, yun nga lang ay napakamahal din ito. Ang presyo nito ay tinatayang 750 million pesos. Fortress House. Gumagalaw ang mga pader ng bahay na to at kaya nilang takpan ng mga bintana at pinto ng bahay para walang makapasok sa loob. Dinisenyo ang bahay para sa mga kliyente na gusto ng maximum security sa kanilang tahanan. Pag nakasara ang mga pader, mukhang isang concrete block lang ang bahay at walang lagusan kaya napaka-secure nito. Pero pag nakabukas ang bahay, mukha itong napakagandang modern home. Kahit gawa ito sa kongkreto. Ang interior ng bahay ay mahangin. Napakaganda pa ng views pag nasa loob ka. Meron din itong swimming pool na nakaseparate sa isa pang estruktura na pwede ring isara ang mga pader. Kinokonekta ang dalawa ng isang tulay. Kahit sobrang secure na ng bahay, meron pa itong mga pader sa gilid ng lote. Tropical Townhouse. Matatagpuan ang bahay na ito sa Vietnam. Sa labas ay mukhang greenhouse ang bahay na puno ng halaman sa loob. Ngunit sa interior ng bahay ay makikita mong isa pala itong napakagandang tahanan na may simple at eleganteng design. Pag nasa loob ka ay hindi mo maiisip na nasa isang syudad ka. Dahil sa dami ng halaman, ang pakiramdam mo ay parang nasa probinsya ka. Napaka-open ang space at hindi masikip, kaya nakaka-relax sa loob ng bahay. Ang isa sa mga pinakamagandang feature ng bahay ay meron siyang swimming pool sa rooftop. Napaka-elegante rin ng design nito at sa dami ng halaman ay nakakatulong din ito sa kalikasan. Coober Pedy. Sa isang maladesyertong lugar sa Southern Australia, merong isang bayan na ang mga bahay ay nasa ilalim ng lupa. Ito ay dahil gusto nilang takasan ang matinding init ng rehiyon na nararamdaman nila sa ibabaw ng lupa. Umaabot ang init na ito sa 48 degrees Celsius at mas masaklap pa na madalang ang pag-ulan. Dahil sa mainit na klima,
Minsan ay gipit pa sa tubig. Nagsimula ang bayan bilang isang opal mining operation. Ang opal ay isang mamahaling gem at ang presyo nito ay umaabot sa 2,500,000 pesos per 10 carats. Sa tagal ng panahon, ang mga opal mines na hindi na ginagamit ay ginawa ng bahay ng mga residente. Simula nun, nag-expand na ang bayan sa isang underground community. Merong mga bahay. Bookstore. Simbahan. At mga bar na tinayo sa ilalim ng lupa. Ang ilang mga bahay ay meron pang swimming pool. Meron din silang kuryente, tubig, at internet access. Kung gusto mong ma-experience tumira dito, pwede kang mag-check-in sa Desert Cave Hotel. Nasa ilalim din ito ng lupa. At meron itong bar, pool room, at gift shop. Affordable ang presyo ng hotel. Pwede kang mag-check-in para sa 7,500 pesos per night. Cliff House. Ang concept house na ito ay dinisenyo ng isang architectural firm para sa mga milyonaryong kliyente na gustong magtayo ng bahay na malapit sa dalampasigan ng Australia. Tamang-tama ang pangalan nitong Cliff House dahil nakasabit ito sa isang talampas. Sa loob ay makakakita ka ng napakagandang views ng karagatan. Nakaka-relax pang pakinggan ang mga tunog ng waves na tumatama sa bato. Treehouse. Matatagpuan ang bahay na ito sa Prague. Ang bubong at sahig nito ay dalawang kahoy na platform. May nakasuspend na ring mula sa bubong at meron pang isang ring na naka-attach sa sahig. Sa pagitan ng dalawa ay may cladding. Maraming bumibisita sa bahay at sa bawat taon ay merong event kung kailan pwede pumunta ang lahat ng mga bumisita sa treehouse para magtanim ng sarili nilang puno sa paligid ng bahay. Cliff Haven. Isang tingin pa lang ay mamamangha ka na sa tahanan na ito na matatagpuan sa southeastern Utah. Tinayo ito sa loob ng isang talampas at hinalintulad ang kulay sa kapaligiran nito. Kaya parang parte na rin ng nature ang bahay. Self-sufficient din ang tirahan na to. Meron siyang mga solar panels na nagpa-power sa buong bahay. Tapos, meron pa itong private well na nagpro-provide ng sariwang tubig. Sa likod ng bahay ay naghukay ng tunnel para makaikot ang hangin sa loob ng bahay. Meron din silang mga water tanks para makolekta at maipon ng tubig galing sa ulan na maaari nilang gamitin para diligan ang kanilang mga pananim sa kanilang garden at orchard. Ibang klaseng buhay probinsya talaga pag nakatira ka dito.